Hello guys, narito po tayong muli upang mag-monitor sa isang organic practitioner dito sa Barangay Cabatete. Ito guys ay halamanan ni Ate Ginia Sanchez. Siya po ay RIC President na pinangungunahan po ni Ma'am Jilin Garcia. Ito nga guys ang mga tanim ni Ate Ginia. Meron siya guys na tanim na kalabasa. Meron din siya dito papaya. At sa dulo naman ay merong balag na siit. Yun yung mga beans na mamaya papasyalan natin guys. Pupunta muna tayo doon sa dulo sa ginagawa nilang iras. Nandun daw ang mga punla nilang pechay at mustasa. Yan, bumaba kami ni Ma'am Jilin at ni Ate Ginia upang pasyalan yung kanyang mga tanim. Yan, tinuturo niya ngayon ay mga tanim niyang okra sa gitna ng iras. Sa parting dulo naman guys ay nandun ang mga pechay at mustasa. At meron namang mga land prep pa lamang o lalagyan pa lang din ng iaakat na mga pananim. Yan guys, pinapasyal natin hanggang dulo. Yan, tinitingnan natin yung mga tanim niya. Yung iba ay malaki na. Yung iba ay bago pa lamang. At yung dulo naman ay ginagawak pa lamang ang lupa. Yan, katulong ni Ate Ginia ang kanyang asawa sa paghahalaman dito. Ito guys ay naturally grown o pesticide free o walang ginagamit na kemikal. Ito guys, o ang daming bunga ng kanyang beans. Yan. O. Kaliwat kanan, meron may bunga. Yan, sa dulo meron din. Tutulungan natin si Ate Ginia na mag-harvest ng kanyang mga tanim. Yan, ito po guys, tutulungan siya mag-harvest ng beans hanggang dulo. Ang gamit lang niya dito guys ay yung siit. Ito yung sa part ng kawayan na imbis na bibili ka ng gamit ay nasa paligid lang ay pwede na. Yan guys, namumuti kami ni Ma'am Jilin Garcia ng beans. Ito guys. Ito guys ay ating ipinopromote upang mas malaman ng maraming tao ang kahalagahan ng hindi paggamit ng mga kemikal sa ating mga halaman na masama sa ating kalusugan. Tuloy lang tayo guys sa ating pag-harvest sa kanyang taniman ng beans. Kaliwat kanan ay may bunga. Meron sa taas, meron sa baba. Kailangan lang dapat ay matyaga pag-harvest dahil pag may naiwan ka guys ay mabilis gugulang. At siyempre guys, pag nagulangan ang isang tanim, doon mabilis na mauubos o hihina ang pagbunga ng isang tanim. Kaya guys, kailangan natin matyaga tayong mag-harvest para sa tagal o dami ng ma-produce na gulay. Ito guys, ang dami ko na na-harvest guys. So, ayan, tulong ni Ate Ginia, ni Ate Jilin sa pag-harvest ng kanyang beans. Thank you guys!